Sunday afternoon po sa lahat ng mga kapamilya natin. Ako po ang beshi ng bayan. Ako po si Jai Ho. At Miss Dimples Romana! Hello! Kamusta po kayong lahat? I hope you are safe and with your family. And again, happy Mother's Day po kung hindi ko man kayo nabati earlier today sa Rise and yesterday. Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga mommy. It's nice to see you again, Ate Dim. I know. You know, I can talk to you all day. You know how much I love you, Jai, and how proud I am of you, how far you've come, and now looking at you, kita mo, kagigising mo lang, tapos pink na kagad yung mata mo. Ang galing, ha? Ang galing. Tsaka, grabe yung nose, ha? Yes, yes. Yes. Hindi. Kasi sabi ko, oh my God, I need to do live today with Ate Dimples. Eh, ayaw na ayaw pa naman ni Ate Dimples na nagme-makeup at nag-aayos ako. So ito, parang comb lang, ganyan. Tapos parang thank you sa jeans ng family ko. Ayan, thank you, mommy. Kasi... Pero iba yung jeans ng mommy mo, ha? Parang plakadong-plakada yun. Plakadong-plakada, pati lipstick. Peach pa lang, ano, natural lip color mo. May slight terracotta hint, ha? Yes, kasi my mom is a pterodactyl nga, di ba? Tarot lang. Ate Dims, eto na. Siyempre, again, happy Mother's Day sa'yo. Oo. Yes, thank you. At napag-usapan naman natin kung ano yung naging celebration ninyo sa Mother's Day, ganyan. Oo, Ate Dims. Gusto ko malaman, siyempre, dahil usaping nanay tayo, ang gustong marinig ng mga kapamilya natin mula mismo sa'yo, what's the most fulfilling part of being a mom? Wow. Tayo yung mga tanungan ko. Oo, tari. Pambiyukon. Candidate number 3. Ang tayo dito. Grabe, sabik na sabik ba ako sa kausap? Na, sobrang obvious ko ba na sabik akong kausap ka? Hindi, ang tawag dito, siguro the most fulfilled. Iba-iba kasi kaming mga nanay eh. Kumbaga, ang mga fulfillment namin sa buhay ay iba-iba. Iba-iba ring levels, yung depende rin sa edad ng mga anak. Pero ako, siguro at this point, kasi dalawa po ang anak ko, isang teenager at isa naman pong 5-year-old. No? So medyo I get the best of both worlds, lalo na babae, lalaki sila. Ang pinaka-fulfilling sa akin, greatest fulfillment sa akin na bilang ina, ay yung pag tinignan ka ng mga anak mo, nagsalita sila tungkol sa'yo, lalo kay Cali most especially kasi si Cal already a teenager. Nag-post siya nung huli for Mother's Day. Girl, sabi ko sa'yo, umiyak ako. May shoot pa man din ako in between. Kasi at this point, si Cali ay lagi kong napapagalitan. Kasi teenager eh. No? Ito yung time na iniisip ko, kailangan... At saka kailangan kong disiplinahin in a way na pag umalis siya ng tahanan namin, she will always remember that she is a reflection of our home. She is my legacy. Kasi alam mo, yung mga trabaho natin, legacy ito, pero iba pa rin ang legacy ng pamilya. Diba? Yung, alam mo, yung pamilya ni ano, ganito. So ako, ang greatest fulfillment sa akin is that pag tinignan ka ng mga anak mo at nagsalita sila tungkol sa'yo, at naramdaman mo na lahat ng mga disiplina, lahat ng values na sinubukan mong i-instill sa kanila, ay nakikita mo kung paano sila magsalita, paano sila sa ibang tao. Yun ang greatest fulfillment sa akin. Na hindi man lang makita siyang successful. Hindi ganun eh. Ang thinking ko kasi sa tahanan namin, we give them enough freedom to make sure na they get to be on a path where they wanna be, na hindi sila napipilitan. Pero ang pinaka-importante sa akin sa lahat is matuto silang makipagkapwa-tao. Yun, ang pinaka-greatest fulfillment sa akin. Pag sinabi ng ibang tao na Ate Dims, grabe si Kali, ang ayos niya, nakatuwa siya. Yung ganun, yun, masaya ako. Kasi kadalasan pag magulang ka, sabihin mo, ang bait ng anak ko, pero iba pag iba ang nagsabi. Diba? Totoo. Mm-hmm. Alam mo, nung kinikwento mo yan, Ate Dims, tumatakbo sa isipan ko talaga, I remember my interview with Tita Ibyang na I'm sure tumututok din sa atin. Happy Mother's Day. Hi, nanay! Naalala ko, nung kinikwento mo yung about sa greatest fulfillment para sa'yo ay yung may marinig kang manggaling sa ibang tao, which is very, very true. Kasi I remember, nabanggit niya rin yan sa akin na kapag ka nasasabi ko na, alam mo, tita, isa sa gusto ko rin in-interview lagi si Arjo and si Ria kasi grabe yung respeto nila sa lahat ng tao. Wala silang sinisino. Walang pili.
walang pili sila, tsaka very generous sila. And they will tell you kapag feeling nila na hindi ako comfortable pag-usapan yan. So sinabi sa akin yung Tita Ibi, ang sabi ko, ay ang galing no, bilang mga nanay, also from you, Ate Dems, narinig ko din ulit siya ngayon, narinig ko talaga na hindi matutumbasan pala yung pagka nakita mo na naging maayos ang pagpapalaki mo dun sa mga anak mo. At marunong silang lumugar, kumapwa tao, at maging kind, di ba? Oo, kasi ano yan eh, ang lagi nga akong tinatanong, bakit ganito ka ba, Dems? Bakit ito ang mga desisyon mo sa buhay? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ginagawa mo ba ito para sa sarili mo? Alam yung sinasabi na, alam mo, kung yung mga kabutihan na ginagawa natin sa ibang tao, hindi ko na inaasahang babalik sa akin yun. Ang inaasahan ko ay pag dumating ang pagkakataon na ang mga anak ko naman, ang makasalamuha ng mga taong ito, na sana they will also extend the same kindness. Kasi yun na yung parang pinaka-net of love mo eh, of community. Community is very important eh. No, yun ang nagbibigay sa iyo ng harmony, ng security. Yung alam mo yung parang kabilang ka sa isang ano, sa isang pamilya. Ganun yung lagi kong iniisip pagka nakikipagkapwa tao ako. Totoong totoo 'yan. Syempre 'di ba, ang sarap ng chikahan natin. Alam mo feeling ko kung wala tayong oras at walang ibang mga feeling ko hindi natin mamamalayan na oo nga pala, live pala kami. Oo. Ay, sarap mong kausap eh. Diba? Totoong-totoo ang kwentuhan. At talagang bago ko ituloy ang ating chikahan, mag-hello tayo sa mga netizens natin. Sina Yinka Hetenamron. Hi po, mahal namin kayong lahat, ABS-CBN. Maria Luzmin Bolkirin, Solid Kapamilya. Janet Sandez Velasco, Forever Kapamilya. Ay, ang gulo. Atin. Thank you po sa lahat ng mga kapamilya. Thank you! Atin. We have 1,300 live viewers and umaangat pa ng umaangat. At kumapit kayo kung gusto nyo rin po na magpadal ng mga stars sa amin. Maipapakita namin ni Miss Dimples Romana sa inyo, syempre, ang kanyang kusina tour. Pero bago yan, may mga mommies, may mga nanay. Taray pang commercial yung may mga nanay at mga mommies. aral na aral. Society, di ba? Charay. May mga nanay na mga first time lang nilang unang beses sila magiging nanay, magiging momshi, mudra, ganyan. Ate Dems, ikaw, ano yung mabibigay mong tips sa mga first time moms na parang, di ba yung iba, may post, ang tawag ng postpartum. Yes. After mga anak. Yes. Okay. So, siguro, in general so, muna. Oo. Baka ano ba ako? OB ba ako? Ewan ko sa'yo, ay. At saka ikaw talaga ang nagpunta sa akin. Diba? Ikaw talaga. I think I'm pregnant, eh. Parang lumalakihin siya ko. Bakit ang taas nung iyo? Name, mataas pa yung sa'yo, ha? Magbanyo ka lang. Matatanggal yan. Ano dito? Siguro sa kasi iba ang... Ako nga, I really commend all the moms who are pregnant at this point in time where we are facing something that we cannot see. Iba ang tapang ng ina ngayon. Sabi ko nga sa'yo, every time manganganak ako, I feel like nadadagdagan ang lakas ko bilang tao. Pero in the same way, nadadagdagan din ang takot ko. Kasi you already live for other people. That means you already live for your children. So whatever decision you make, it will not be about you anymore. It will be about the children that you're gonna give birth to, no? So I would suggest na para sa mga first-time moms, nakasend lang ninyo yung loob ninyo. Alam kong nakakatakot itong mga panahon na ito, pero hindi kayo nag-iisa. Marami tayong pwedeng pagtanungan. In fact, I have done several online webinars with doctors na you can consult. So maghanap kayo ng mga ganun pagka wala kayong matawagan ng mga doktor talaga ninyo or hindi kayo makapunta sa ospital. Kasi ngayon, nakakatakot pumunta ng ospital. Yes. No? So hanggat maaari, stay at home tayo. That's how we save our lives and the lives of the people who are still outside. And then habang pinapababa natin yung curve, I would suggest na fill your heart with, kumbaga kontrahin nyo yung pakiramdam ng pagiging ng takot, kontrahin nyo yung pakiramdam ng negativity, punuin nyo yung sarili nyo ng sobrang saya na wala nang espasyo para sa ibang hindi magandang emosyon na pumasok. Kasi lahat yan nararamdaman nung baby ninyo na nasa tiyan ninyo. Ngayon, kung nakapanganak na kayo, I would suggest na alagaan ninyo yung mental health ninyo and emotional health. Kasi nung nanganak ako kay Alonso, may time ako, Jai, na
Iyak ako ng iyak. Hindi ko makalimutan. Gumigising ako, iyak ako ng iyak. Sabi ko, bakit ganun? Para kung nalulungkot, eh dapat masaya ako kasi may baby ako. Yun na pala yun. Parang ano na pala yun, sign na ng postpartum. Syempre, iba-iba naman yung pinagdadaanan ng mga mommy. Merong iba na, na experience. Pero ako, ganun ang nangyari sa akin. Kaya alam mo, ang ginawa ko, sinabi ko sa asawa ko. Kailangan kasi merong may ibang alam. May mapaglalabasan. No? Yeah. So sabi ko kay Boyeta, I think I'm going through something. I can't understand my emotions. I don't know what's happening, but I feel sad. Alam mo, ang the next thing I remember was they would do things for me, like they would cook for me, and things that really made me happy. Simple things, ha? Not, hindi rin kasi ako extravagant na tao. Parang hindi ako mahilig mag ng extravagance. Minsan lang, pagka yung magbabiyahe ka, yung sobrang pagod ka, galing isang teleserye, ganun. Pero sa simpleng araw, yung mga ginagawa namin, yung normal lang na mga bagay. So, I guess, pinagluto lang nila ako, pinagbake nila ako, yung mga ganong sistema. So, I would suggest na if you're feeling something and you feel something is off, magsabi kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Totoo. Kasi yun. Importante na, kahit hindi nga yun sa mga first-time mommies eh. Yes! Diba? Sa mga nag-undergo ng depression. Yes. Oo. Alam mo, lalo ngayon, Ate Dims, na di ba ECQ, especially yung mga mas bata, no? Maraming mga bagets, yung parang because nagulat ang nakararami na nangyaring pag-stay at home to flatten the curve, na dapat lahat tayo nasa loob na ng bahay, na umabot na ng, I'm not sure if it's our 55th day or 54th day natin ngayon, na nasa bahay lang at bawal ka lumabas, except magbibili ka ng gamot o ng pagkain, ang daming na-depress, ang daming yes. Na-anxiety. So, it's very, very important sa ating lahat na kapag ikaw feeling mo there's something wrong na hindi normal, reach out to your family, to your trusted friends, ganyan. Kasi hindi mo na mamalayan kapag nagkikwentuhan na kayo, kapag kayo ay naglalabasan na ng mga something, unti-unti, napapangiti ka, yeah. Yung mga ginagawa mo. Saka, Jai, idagdag ko lang ha, na pag nakaramdam kayo ng lungkot or galit or frustration or pagkainis, tapos hindi nyo maintindihan yung sarili nyo, walang mali sa inyo, ha? Yes. Lahat ng nararamdaman natin ngayon, especially through a pandemic, are all valid. Hindi mo pwedeng i-judge yung sarili mo kasi minsan ang nangyayari, mas dinu-judge mo, naku, ano na ata ako, ito na ata nangyayari sa akin, may mali ata sa akin. Hindi, huwag kayong mag-alala. Lahat tayo may pinagdadaanan ganyan nito. At itong pakiramdam na ito, walang pinipili. Mapamayaman, mapa hindi mayaman, mapa bata, matanda, yan ay lahat pinagdadaanan natin. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Basta nakaisip kayo ng pakiramdam ninyo, parang hindi kayo yon. Makipag-usap na kayo sa mga taong napapagkatiwalaan ninyo. Totoo. Tamang-tama yan. And syempre, bukod sa pakipag-usap, at din si ikaw, anong maya-advise mo sa mga tao na naka-ECQ bukod sa pakipag-usap? Ano yung mga bagay na pwede niyong gawing pagkaabalahan? Kasi ikaw for sure meron eh. Sa'yo, Ate Dims, ano yung mga nagawa mo na before hindi mo naman talaga ginagawa? Okay, so kasi parang feeling ko, sorry ate ha, sorry, parang I remember before we go on air ngayon, dito sa live natin, parang sabi mo, sobrang dami mong pinagkakabala na hindi mo naramdaman na talaga. Oo eh, ang dami kong ginagawa. Kasi as you know, syempre, nandun kasi tayo sa punto na kung may kakayahan tayong magpasaya ng iba, gagawin natin. Yun ang ano natin eh. Ikaw, kaya ka nandito, di ba? O pwede namang wala ka dito, Jai, pero nandito ka. Pinipili mong gawin yon sa araw-araw. Pinipili mong ulit-ulitin yon araw-araw magbigay ng saya. Kasi pakiramdam mo, yun yung way mo, I don't know if tama ko, no? Yun yung way mo to glorify the Lord's name and at the same time, do service. Yun yung service natin. That's how we show our love to our supporters. Now, ako, may mga ginagawa ako. Hindi kasi ako masyadong nagpo-post ako, pero yung mga ginagawa ko for other people, hindi ako masyadong nagpo-post. And hindi naman ako yung bihirang-bihira. Pero if ano, wala naman problema. Minsan, of course, we wanna post to inspire, no? Yeah. To inspire other people. So ako kasi ay ate ng bayan. Kumbaga, ang nakakatawa nga na lagi kong sinasabi na hindi nakakatawa yung mga kaibigan kong hindi artista kasi ang tingin talaga nila sa akin, hindi artista. Naintindihan mo ko. Yung to a point na lagi ko sinasabi, grabe, hindi niyo ako nire-respeto. Kahit paano nire-respeto ko ah. Sabi ko parang, alam mo yun yung kung barubaling ka, oy, o nga pala, naalala mo yung ganito, lituan mo naman ako ng ganito, o gano'n, ganyan. Ah,
Okay, sige. Okay. Ay, ako naman, madali akong kausap. Naku, ako pa man din, alam mo, konting lambing mo sa akin, mabilis ko lang yung magawa, lalo kung may oras. But of course, ako, kung sa mga magulang, you can, you know, talk to your children. And I'll give you a tip, ha. Pag nag-uusap kayo ng mga bata, lalo na pag mga bata pa talaga, mas maliit pa sa inyo, pumunta kayo sa level nila. Na-enjoy nila yung ganun. Yung pag kinausap ko sila, hindi yung parang nakatingala sila sa'yo. Pag bumababa ko kay Alonso, lagi siyang parang mas game magkwento. Napansin ko, ha. Kasi, siyempre, ang dami nating time para makasama yung mga bata. So, yes. Napansin ko lang, si Alonso, pagkausap ko siya nang nakatingin ako pababa, nagkikwento siya. Pero, hindi kasi dal-dal kapag nakaganyan ako, Alonso, what you think? Ganito, ganyan. Tapos, ang ginagawa namin, pag may sasakyan ka, pumunta ako sa sasakyan, doon lang kami, sounds, para bang disco-disco ba? Baile-baile. Masabi lang ngayon. Masabi lang na kasi you have to be creative, no? Yes. Kailangan mga ano. Tapos may laro kami, kunwari kunwari may isang bagay na ano. Ano mga pwede mong gawin dito? Kunwari phone. Hello. Yung alam mo yung ganun, very simple activities. And then we would cook, of course, kasi yung mga babanggitin ko ngayon, yung mga madalas ginagawa, like cooking or nagga-garden sa labas. And just, alam mo naman na hindi ako masyadong fan ng exercising kasi hindi ako, kumbaga hindi ko hilig. Hindi ko siya talaga hilig. Oo, pero recently, ang ginawa ko, para medyo lumakas yung lungs ko, kasi diba yung COVID, parang ang tinitira niya lungs. Tama ba? Yung parang, so natakot ako. Ang ginawa ko lang, parang compromise lang sa sarili ko na, sige, gagalaw ako kahit papano everyday, kahit hindi ganun kagrabe katulad ng iba, at least meron akong ginagawa. So may bike kami, bicycle, parang spinning, cycle. So 1 hour lang ako dun per day, okay na ako. Parang yun ang ginagawa ko. Tapos, kung mga bonding activities nga pala, I would suggest also sa mga kapamilya natin na recycle and upcycle. Yung kunwari, meron kayong mga gamit na mga luma, huwag niyong basta na lang itapon. Tignan nyo, baka meron pa kayong mapagamitan. Alam mo yon, yung mga bote ng mga binibili ninyo, gawin nyong a vase. Lampshade. Oo, lampshade. Totoo. Alam mo yung mga, ngayong ECQ, ang pinaka-the best time na we go back to basics. Kasi tinuturuan niya tayo na ito ang mga basic. Oras sa pamilya. Pangalagaan ang kalusugan. Maging mabait sa mga kapwa. Ganun siya eh. Yun ang tinuturo. At maging matatag sa pagsubok. Yun ang mga tinuturo sa atin ng panahon na ito. Kasi may mga bagay, di ba, Gina, hindi natin mabago. Talagang nandiyan ang COVID. Hindi na natin yan matatanggal. Pero at least we are making the most out of it. At lalabas tayo even stronger and much of a fighter pagkatapos ng lahat ng ito. Right. Perfect na perfect yan. Nung sinabi mo yung lahat ay tinapik ngayon, di ba? Pag tinignan mo sa bright side itong nangyayaring pandemic sa buong mundo, Ate Dems, no? Sa mga nangyayaring mga challenges, mga ganapang ganyan. Alam mo, feeling ko ako talaga, pag ang realization ng pinag-usapan natin, parang tinapik talaga, no? Na parang, wait lang. Mm-hmm. Oo, it's time for everybody na magmuni-muni. Diba? Mm-hmm. Make the most out of your enhanced community quarantine time sa bahay mo, na spend time with your family. Ako, Ate Dems, diba sa work natin, nakikwento ko sa'yo dati na sino ba naman ang ayaw umuwi sa bahay kasama ang nanay? Diba? Sino ba naman ang ayaw matulog na alam mo sabay-sabay kayo nandoon, iba-iba man ang kwarto, minsan pa katabi mo sila, kakain ng sabay-sabay sa breakfast, lunch, and dinner. Sinong hindi may gusto noon, diba? Pero because meron tayong mga trabaho, meron tayong ibang mga pinagkakabahan, hindi natin madalas nagagawa before. And ngayon, na tayo ay naka-stay at home dahil sa pandemic na COVID-19, sobra kong na-appreciate, Ate, at sinabi ko isang gabi, sabi ko, ang galing, no? Kasi parang kumuha mismo ang Panginoon para doon sa mga taong kagaya natin na lagi na lang nasa trabaho, nagkakaroon ng oras with their family. Nasabi ko, sana noon pa, sana noon may time ako na maganito kasi my mom and dad, yung mga mahal ko sa buhay, they're not getting any younger. Sayang yung mga times, Ate, na hindi namin napagkasamaan before. Pero I'm saying thank you pa din. Kasi ang galing lang na nagkaroon ng ganitong moment. Ikaw, Ate, ano yung mga pinaka na-realize mo ngayong ECQ natin? Ang pinaka kasi ako naman, Jai, ever since, medyo maano talaga ako eh sa buhay. Parang matalinhaga talaga ako sa buhay. Parang ever since kasi talaga naniniwala ako na
parang lahat tayo may kinalalagyan. Alam mo yun, naniniwala ako na, tsaka I'm a firm believer that everything we do to anybody, we are all interconnected. So, ngayong ano na to, ngayong ECQ na to, mas lalo kong naisip na, ay, sa ano talaga tayo, lahat ng ginagawa natin ay connect-connect. So ngayon, more than ever, ngayon natin na-realize na pag may lumabas, merong pwedeng magkasakit na iba. Diba? Mm-hmm. Ngayon natin na-realize na yun palang mga health workers natin are really our heroes, especially at a time na may pandemic tayo. Yeah. Yung mga sa grocery, yung mga baggers natin, yung mga guards natin, nagbabantay, mga heroes din sila. We are all heroes for one another. Kaya, we should never look at each other na parang mas mataas tayo sa ibang. Tama. Tama. Diba? Kasi, pare-pareho tayo pag dumating ang pandemya, walang pinipili. Hindi naman tinatanong ng COVID eh. Ano ka ba? Pipiliin ba kita? Ganito, hindi. Pare-parehos tayo. Kaya dapat talaga, and you are correct when you said na after all this, you feel na everybody's going to be kinder to one another because I feel yun. But also in the same time, na we should always also be sensitive and also, you know, be mindful of those people who lost loved ones. Totoo. No? Kasi may mga nawalan, no? So, yung mga nawalan dahil sa COVID, nakikiramay po kami sa inyo at ipinagdadasal po namin kayo. Tama po. Opo, yes. Ang bongga ng topic natin, no? Ang dami nag-inspire at ang dami nagme-message sa ating live comments. Maraming salamat po sa mga nagko-comment at talaga namang ang tawag pa rin nila sa iyo ay Hello Daniela. Oo. Hey! By the way, meron KG online na banga nila. Ay, parang special yan. Alam mo, parang I believe ako ang mag-launch ata niyan. I'm not sure. Okay. Para sa mga bagong pasabog. Pero soon, maraming po kayo mapanood online, mga kapamilya. May nag-comment nga dito, sabi sa akin, Hi DJ Jai, Happy Foundation Day. Ay, wala po, hindi po ito foundation. Balat ko po ito. Diba? Alam nyo kung sino man po nag-comment nun. Thank you so much ha. Kasi parang nagbumukha na lang ako ano dito. Sabi ko sa kanya kanina, alam mo, nung inisip kong mag-aano tayo, sabi ko, ay sige, nasa bahay naman tayo. Aba pagdating ko, naka-pink eyeshadow. Ako ha, wag mo kong anuhin dyan ha. Una sa lahat, matag-foundation ka pa, sabihin mo sa akin. Happy foundation, te. Balat ko yata mo. Oh, wala. Ganunin, eto yung t-shirt, yung blue t-shirt mo, ganunin mo. Gusto ko makita. Ito gawin mo. Simple. Jai ho to, kaibigan mo. Ganito lang oh, ang dali, di ba? Blue? Pa? Sige. Hindi na yung ticket. Oo. Hindi, pero eto na, syempre, alam ka. Hindi dumikit. Takot na takot. Oo. Sige, sa susunod na live natin, susubukan ko nang walang ilagay sa mukha ko para makita naman nila. Girl, hindi ko naman naiintindihan. Okay naman, di ba? Bakit ako pa, nasanay ka lang, no? Hindi, ate. Balat na namin to eh. Parang normal na. Kahit maligo ako, kahit mag-swimming ako. Alam mo ah, gusto talaga kitang sabunutan. Pasalamat ka. Nilalabas mo, Daniela. Guys, gusto nyo ba ilabas ko na si Danny Girl? Parang pinag-iinit itong ulo ko eh. Danny Girl, wag na mo. Alam mo ha, sabi ko talaga, tingnan mo to. Akala ko makwentuhan lang tayo. Ready ka. May laban mamaya. May pailaw. May pailaw ka pa. May pa-donut ka pa dyan. Siyempre ate, di ba? Ayaw naman nating i-disappoint yung mga live netizens natin all over the world. Gusto nating makita nila. Jusko, alam mo, kahit gumising ka lang at nagpakita ka, hindi sila madi-disappoint. Okay, sige, dahil dyan, sige na, aaminin ko na, nasanay lang po ako at parang feeling ko pag nagme-makeup ngayong ECQ, feeling ko tuloy. Okay. hindi lang yon. Okay, let me touch on that. In all seriousness, para sa mga nakikinig sa atin, tip to ah. For you to protect your mental health, your emotional health,
feeling ko si Jaiho po, kaya siya nagme-makeup kasi yun yung nakakapagpasaya sa kanya. Ngayon, kung kayo po ang nakakapagpasaya sa inyo, kasi nag-post na ako kaninang umaga na nagme-makeup ako, alam mo kung bakit? May mga tao talaga na at yun yung nakakapagpasaya sa kanila. Nagme-makeup lang sila, nagme-makeup. Tapos, wala mo pupunta ka, nagme-makeup lang. At sa totoo, sa panahon pong ito, hindi po kayo i-judge. Yun ang gusto niyong gawin. Basta po yung masaya kayo at hindi kayo malulugmok, okay, go ako dyan. Kaya but, Jai, dagdagan mo pa yung foundation. Bukas, sa susunod na interview ko sa Ate Dims, ito todo ko pa to. And then, but always remember, Ate, di ba? Napaka-importante ng ganyan. Yung napapasaya mo, napapangiti mo, at nababawas mo yung lumbay. Pero maganda din, syempre, yung meron kang empathy at meron ka yes. pa rin kindness and yung puso mo pa rin gumagana. Kasi sometimes, though we know that internet is free, alam natin na libre ang internet. We can post whatever we want to post over the social media. Just we just click, mapopost na natin siya. But always remember, mga kapamilya, hindi lang ito sa mga artista. Wala pong masama na maging mabuting tao at itikom ang bibig kung hindi naman maganda ang sasabihin. Pero again, kung ito po ay nakakadagdag po ng moral, ng confidence sa inyo, kayo po ay natutuwa dito, ibibigay ko po yan sa inyo. Hindi po ako nasasaktan. Eto na, Ate Dims. Oh, gusto mo yan? Beauty queen ako doon. Beauty queen ka doon. Beauty queen ako doon. And I, thank you. Thank you. Eto na, balita ko nasa kitchen, Ate Dims. Yes, so iikot ko kayo. O, isisahin ko kasi. Okay, so ito yung kitchen door ko. So ito ay, bigyan kita ng idea. Yung ano na yan, certificate na yan, ay binigay sa akin ng Resorts World Manila. Kasi, naalala mo ba yung, ay narinig mo ba ako? Parang nakamute ka. Yes, Ate. Ayan. So ito, binigay sa akin ni Chef Cyril because siya yung head chef noon. Naalala mo ba yung unfortunate time na parang may nangyari sa Resorts World? Yes, tapos, Ate. Tapos, yung mga anak noon, ng mga naiwan, they created a foundation to help them, no? So, I donated a dish which was salted egg shrimp. Tinuro ko sa mga chef nila. Tapos, binenta yon during Christmas time, December, buong December, sa Passions, restaurant nila, which is the Chinese restaurant of Resorts World Manila. They gave the certificate because I shared my recipe at lahat ng proceeds na nag-order nun went to the foundation. Wow! Ang galing, Ate. Di ba that's, toke? Toke ang tagal. Yes, toke yan. Tsaka ang galing, alam mo, natutuwa ako dun sa chef, si Chef Cyril and the rest of the chefs there, no? Chef Dan, who's already now in Finland. And then, kasi sila, when I taught them the dish, they just helped me, pero pinanood nila kung paano ko talaga ginawa. Talagang hindi nila binago. Nakakatuwa. Na-touch ako. So ito, it's like a board lang while I write my things. And then this one looks like an harvest. Nabili ko lang itong before pa. Tapos, ito yung refrigerator namin. Sorry, medyo magulo. Pero ayan, mga pictures ni Kali. Yung mga napuntahan namin. So Holland, Rovaniemi, this is in Finland. And then, ano pa ba itong mga, ayan, si Alonso, si Kali. Nakakita mo ba? Yes po. Si Kali nung bata pa, Olavo. Tingin? Yan, bata pa si Kal. Bata pa rin ako. May jawline pa ako dito eh. Ang saya kasi parang parang kaka-print lang ng mga picture kahit bagets pa. Yes. Oo. Tapos ito, who is this? Si Jel, si Tito Pip, at saka si Kim Malina. At saka ako. Kaninong birthday? Ayan. At di ba pagka may mga birthday yung ganyan? Ay, Dreamscape. Dreamscape ito na Christmas party. 2018 pa. Yeah. Medyo may pagkaano ko eh. Ang tawag dito, sentimental. Tapos, ito, lolo ni Kali, daddy ni father-in-law ko. Tapos, ito si Alonso. Ang mamay ko. Mamay kasi, Bicolana ako eh. Yes. Kasi mamay, apo niya na sa tuhod si Alonso. Mami, si Mamay is the mom of my papa. Yan. Tapos, na, yung ref mo, very, very Filipino ref na may mga pictures talaga. Oo. Oo. It makes me happy eh. This one, it says, you get what you work for, not what you wish for. Mm. Wow. Tapos, ano pa itong, may ako sa Bible verse. So ito, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. And do we love Him?
Amen. Kaya marami tayo. Bubuksan ko ba yung ref ko? Kung ano na? O kung anik-anik. Punong-puno. Mga ano. Iba din. Hindi kasi padala. Ba, ano yung Mother's Day? Diba? So pag marami Mother's Day, maraming nagpapadala. Oo. Yeah. Yung pagkain namin dito sapat lang. Kaya lang, dahil lang Mother's Day, maraming padala. Maraming regalo. Oo, ayan. Tapos washing. Tapos ano kasi ako, I'm sorry, may mga fish kami. Huwag kang mag-alala, hindi namin niluluto yan. yung fish ko, Diyos ko, ano yan? Ano ma, breed din ba tawag sa fish? Hindi ko alam eh kung anong fish yan. Eh, fish nila yan eh. O tapos ito ay, ang tawag dyan, subway tiles. Mahilig kasi ako sa subway tiles. Pag makikita mo, ayan, medyo igaganan ko ha. O, yan yung itsura niya. Tapos, mahilig ako sa plato. So sabihin ko na sa'yo, meron akong binili lately, nakita-kita ko. Tingnan mo, mahilig ako sa tea set eh. Ayan o, di ba cute? Ang ganda talaga. Parang ganyan white siya. Lang, no? Nang white lang lahat ate. Tapos may mga colors lang. Mm-hmm. Oo, sobrang hilig ko sa ano. Gusto, kasi mahilig. Tsaka bumibili ako sa Dapitan. Alam mo yung Dapitan? Yes. Diyan sa Dapitan Arcade. Dapat ate, pupunta ako doon bago pa nag-ECQ kasi nga para doon sa bagong titirahan. Mga simple-simple na gamit. Ending, nag-ECQ ako nakadalo sa Dapitan Arc. Oo. Hayaan mo na, ano lang muna. Ito, I am worthy of my dreams. Mga ano, may mga words kami. Tapos, what else? Ito. Ito, cute din to. Ang nakalagay, love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things, love never fails. Tara. Diba? Mga students, ito mismo namimili niyan sa, ano, sa mga pag nakita mo na, ay parang bet to, get mo kagad. Oo, but... tsaka hindi naman, yung kadalasan, like yung I am worthy of my dreams, calligraphy ni Kali yung sulat niya yun. Wow. Tapos yung isa was, a gift from our inaanak sa kasal. Gusto mo yung ninang ako sa kasal. Inaanak sa kasal, ano rin siya, si Mike Andrada. And then, well, Coca-Cola. This is my Coca-Cola family also. And then, eto, this is, you see this type? Ang ganda. Yan. That's very special. Alam mo ba yung bata tayo, yung nagaganyan? Hindi. Yung ganon. Ano? Oo, diba? Cute. May ilaw yan siya. Oh, that's our oven. Marami nang napakain tong oven na ito. Ayan yung tapos, pangarap ko. Ayan, mga cupboards. Pangarap ko yung Ate Dems, yung magkaroon ng parang ganyan yung may microwave tapos may oven sa ilalim. Kasi may parang oven. Ang sarap. Yes. Tapos tingnan mo, ito, mahilig ako sa baso. Iba-iba siyang kulay. Ayan. Nilalabas mo rin ba yung baso pag may mga bisita, ganyan? Pero pag kayo ay, alam mo, ah, hindi. Ako, mahilig akong maglabas ng gamit kahit hindi bisita. Kahit kami-kami talaga. Kasi hindi ako naniniwala dun sa dinidisplay lang. Eto, bigay ni Angel to. Bigay ni Ate Angel mo to. Friend. Ganda. Maliit lang naman yung kusina ko. Ang ganda ng texture nito. Nung yan ba yung parang ceramic, ate? Ah. Oo, ang ganda, no? Tingnan mo. Oo. In fairness. Mahilig ako sa mga ano, kung anik-anik. Tapos, meron din kami TV just in case manood kami. Ito, this is another corner. It says, whatever you do, do it for the glory of God. Wow. So, ito, parang family pictures din na. Mahilig ako sa mga ganyan eh. Oh. Gusto mo makita tong, may papakita ako sa'yo. Tingnan mo tong sala na ito. Nakikita mo ba yung sala? Medyo, yes. Okay, so yung sala na yan, hindi naman akin yan, hindi ko sala yan. Pero kasi may ugali ako na nagpiprint out ako ng pictures sa internet pagka nangangarap ako. Tapos nilalagay ko yan dyan para baka marinig ni Lord, makita niya, at least alam na niya kung ano yung specific na gusto ko. Ay nako, ate. Oh. Hindi ka nag-iisa. Para gusto ko ganyan. Tayo. Halimbawa, meron akong gustong upuan, ate. Kukunin ko kagad siya, isi-screenshot ko kagad siya, tapos ilalagay kong ganyan. Ay!
Ayan, ganyan ako. Tapos na, para tayo. May matadaanan ako ate na ano, gusto ko ng gantong wall. Ayan ate. Oh. Ay, ganda. Puro mga succulent yan. Maganda rin mag-succulent ngayon. Ganyan. Ang dami ate, kaya nung sinabi mo yung pag may pangarap ka, alam mo kasi yan ang naniniwala ko sa law of attraction, ate din. Yes. Diba? Kaya tingnan mo, ayan meron ako. Gusto ko ng ganitong sala. Yan, pareho tayo. Naku, ganyan-ganyan. Ako nga nakaprint, oh. Tingnan mo, nakakatawa, di ba? Yung nakaprinting. Gusto ko ng ganitong klase ng kusina, ate Dims. Diba? Ang ganda dyan. Ang ganda nga. O, parang matte black. Alam mo, ate Dims, nung nakita ko yun, kaya napakuha ko ng cellphone ko, sabi ko, hala, ibig sabihin, di ba, hindi lang ikaw. Kumbaga, parang oh, ako din. I'm sure may mga kapamilya din tayo nanonood na ganun din kasi unang-una, walang masamang mangarap, di ba? Pangalawa, oh, libre. Totoo. Pangalawa, kapag ka-feeling mo, eh, meron ka nang naipundar, naipon ng konti, papagaya mo at papagawa mo. Inspiration mo yon. Kesa naman yung wala kang, kesa naman yung wala ka talagang dinidream at ginugol, wala ka talagang magiget siya. Oo. At yun, tsaka importante sa tao ang pangarap. No? Kasi yan ang gumigising sa'yo sa umaga eh. At alam mo, minsan ako katulad ko, napaka-simple ko lang pasayahin. Pero yung mga pangarap ko, ubod ng laki para sa pamilya ko. So, pagka naanuhan mo ako na, ah, baka makapag-vacation kami sa ganito. Ay, sige, tatayo ako mamaya. Ay, kahit na tamad ka pa dating tumayo pag nagtatrabaho ka, di ba? Ngayon kasi, trabahong-trabaho na tayo eh. Kumbaga, yung ito na yung, halika na, Lord. Ready-ready na po ako, Lord. Safe na po sa labas. Alika na po, work na po tayo. Pero naniniwala ako na kapag may pangarap ang isang tao, malayo ang mararating. Tama ate. Mm-hmm. Kasi nga, kapag ikaw, yung law of attraction mo ay positive, gusto mo nang may maabot ka, huwag kang mag-ala, i-give sa'yo yan. Ako mismo ate Dims, alam mo yan, magkakilala no. Tayo. Wala pa lahat, wala pang mm-hmm. radyo. Ping pang hair mo. Hello, kay Tita Dina pa yon, di ba? Tama ba ako? Pink? Tama ba ako? Yes, ate Dims. Ano pa tayo noon? As in, hello, kahit minsan, ikaw nakikita kita dyan sa may lobby ng Isguera. Pag wala pa yung driver mo, yung car mo, may notebook ka, nakaupo ka at nagsusulat kasi. Oo. Hello, Diyos ko, ate Dims. In fairness naman. Ate Dims, mabalik lang ako ng Very Light. Nasa kusina tayo. Ano ang favorite mong niluluto sa iyong mga nakshies? At kay Kuya Boyet, kay Cali at kay Alonzo, ano yung favorite na nire-request? Kasi lahat kami dito marunong sa kusina. Yung kusina namin ay hindi display. Talagang gamit na gamit yung kusina. Ito kasi tahanan namin na ito, Jai, to give you lang background. Ito rin ang tahanan kung saan talaga lumaki si Cal. In fact, kahit na meron kaming mabili na iba, dito pa rin kami pumipiling magstay. No, kasi it really reminds us kung saan kami nagsimula mag-asawa, lahat ng mga pinaghirapan namin. Kumbaga, masaya kami dito. Ngayon, dito sa kusina, si Cali, mas magaling mag-bake. Si Kuya Boyet mo, ang hilig niya, yung mga technical. Kunwari, slow cook ribs, pork belly. Yung mga technical, yung siopaw, yan. Gusto niya, cinnamon rolls, technical siya. Ako hindi. Kasi pag nanay ka, wala ka masyadong oras. So, ang luto mo, yung lahat ang mabilis. Pinakamatagal ko na siguro, yung mga adobo, sinigang, gano'n. Pero ang mabilis ko, pasta, pansit, gano'n. Yung sulasuti ba? Oo. Gano'n. Kasi, kahit pa paano naman nag-aral naman ako dati ng pagluluto, eh, Kapampangan pa ako. Masarap magluto. At hello, yung mga wala pa, pwede ba mag-order online ng Dims Tips? Ah, yes, pwedeng-pwede. I think it is on ABS-CBN Books at saka I think it's on Shopee and Lazada also. Oh, in fairness, gusto mo yun? Naisegue ko yung Dims. Naisegue mo pa. Hindi, at saka alam mo ako, my book is always there whether you wanna catch up on something that's inspirational. And baka mabigla sila kasi yung libro ko na yon bukod sa mga tips doon ng pagluluto, ng paano mga tips sa pera, sa pamilya, bukod doon, I really spoke very highly about my faith. Kasi ang faith ko, alam mo, hindi ko kanaya-kahiya. Talagang I'm out there saying na lahat talaga ng ibinigay ng Diyos ng biyaya ay talagang galing sa itaas. Kaya lagi kong sinasabi na I will use my voice na artista ako, gagamitin ko yung boses ko para mapaikita ko sa lahat na hindi sila dapat mawalan ng pag-asa. Lahat tayo ay may ginoo ba? Ganon.
Totoo yan, ate. Nakakatuwa. Ang sarap-sarap mo laging kakwentuhan at kausap. Thank you. Ito, meron pa tayong isang pagsasamahan, di ba? Yes. Oh, abangan nila kung saan yan kasi meron tayong pa-Mother's Day special episode sa Jeepney TV naman, sa Showbiz for More. And feeling ko doon talagang mabubuhayan ang mga KG fanatics, kada ng Gito fans kasi back-to-back si Daniela at si Romina. Oh, ayan ha. Yes, meron ayan na. Dani is back. Akala ko, iniisip ko nga, gaano katagal kaya ito matutulog sa loob na maleta niya? Si Dani ba? May mga nakita ka bang memes na yung nakamaleta? Yung the iconic red maleta. Tapos, nilagyan na ba ng... Oo. Nilagyan ng mask. Saan daw po... Ano ko ba? Pinost ko. Kasi nakita ko online. Parang ano siya... Yung original na video. Tapos, ang caption niya, saan ba ang kuha ng ayuda? Oo. Nakita ko yun. Direpost ko. Tapos, ang daming gumawa ng mga memes, babe, na naka-mask. Tapos, meron pa yung social distancing, inilayo-layo pa nila. Ang ganda lang at isa gagamit nila yung meme sa mga paraan na nakakatulong. Alam mo yun, yung ganun. Kaya, awareness, salamat nga po pala. Awareness. Salamat po sa lahat ng mga nag-e-edit nung O. Danny or Daniela Mondragon na mga memes. Talaga pong na-appreciate ko. Nakakatuwa po kayo. Lalo na yung mga nag-tiktok na ginagaya nila yung facial expression ko. Sabi ko, ang gagaling nila. Parang mas magagaling na talaga sila sa akin mag-Daniela. Kasi syempre, Ate Dims, aminin naman natin, ang daming mga talento ang talagang nabibigyan ng chance sa mga TikTok na ganyan. Especially because now, di ba, nag-i-innovate ng bonggang-bongga. Everybody's parang doing the transition to digital, ganyan. Ate Dims, eto na mabilisang message sa mga kapamilya na nakatutok at sumusuport at sumusubaybay sa iyo. Kapamilya, ngayon pa lang po ay taus-puso po ako nagpapasalamat sa inyo. The fact po na sinamahan nyo kami ngayon ni DJ Jai dito at sa patuloy nyo pong pagmamahal at suporta sa amin. Walang sawa po ako magpapasalamat sa inyo. At habang namimiss po natin ang isa't isa, habang tayo po ay nagdadasal para sa isa't isa, maaari nyo po kong i-follow sa aking Instagram account. Yan po ay @dimplesromana. On Facebook, that's also dimplesromana, and on Twitter. At dun po makikita nyo kung paano ako dito sa bahay. Kasi Jai, ang dami no, nung nagpe-play yung Daniela Mondragon, tinatanong nila ako, paano mo nagagawa na nababalanse na masaya yung pamilya mo tapos sobrang intense ng character mo? Doon makikita nila kung paano. Kasi sa totoo, Jai, I always tell everybody na pakiramdam ko, I live in a real-life sitcom kasi yung pamilya ko, nakakatawa talaga sila. Aliw-aliw. Oo, alam mo, walang bad vibes talaga dito sa bahay ko. Kaya ang hirap din. Alam mo, hirap na hirap ako mag-Daniela Mondragon kasi bungis-ngis ako. Ikaw, kalala mo ako, di ba? Yes, sobrang bungis-ngis ko. Hirap na hirap ako. Yun talaga, acting na acting talaga ako pag naka-Daniela kasi hirap na hirap ako dahil tawang-tawa ako palagi. But more than anything, sana kapamilya, when you visit all the social media accounts that I have, and also Jai Ho, ang makuha sana ninyo ay laging positivity at laging masarap ang ngiti ninyo. Totoo yan. Ate Dem, sobrang saya ng kwentuhan, ng chikahan. Alam mo, diba, napagkikwentuhan natin to before pa na one thing we love about kapag kakunyari talk show, ganyan, nagkikwentuhan, yung di ka lang nagkikwento at nagtatanong para lang matapos yung programa, kundi ikaw mismo, after doing yung isang bagay na yon, may baon ka, di ba? Meron kang nakikinan, meron ka bago na naman na ikaw din mismo yung nakuha mo, pwede mong ipalaganap din yung positivity sa iba pang mga tao, no? That's correct. Thank you, Jai. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayong araw na ito. Kasama ko po si Jai. Thank you to the team behind it. Carla, Jeremiah, thank you guys. And Sir Omar, maraming salamat. Maraming salamat mga kapamilya. Miss Dimples Romana, sa mga hindi po nakapanood ng live na video natin, huwag niyo pong kalimutan, pwede pong i-share ito. Hanapin niyo lamang po sa facebook.com/ABS-CBN Network at pwede niyo po yung panoorin kasama niyong pamilya para marinig kung ano nga ba yung mga naging kwentuhan namin ni Miss Dimples Romana dito lang sa Hotspot LAV live. I'll see you again, Miss Dimples. Love you! I love you! Yeah. Bye, guys!